ng mga good afternoon sa inyong lahat, no? Ang ating topic ko sa ngayon ay hindi na finish na tayo sa mga tao kung paano tayo na ano dito sa earth kag ang parte sa heaven. Kaya ang ating topic ko sa ngayon ay parte sa hill o impyerno, no? Diyan. Kung ano ay ano ba? Ano ba ang buot? Ano ba ang ibig sabihin nitong impyerno? Na? O hill? Na? Sa heaven niya, nalalaman na natin kung ano ang sa heaven, no? At ano ang mga requirements. Kaya dito naman tayo sa hill, no? Ang ating buhay ay hiniram lang natin sa kay Lord, no? Nalalaman ba ninyo na ang nga may ano tayo, mapatay tayo, no? Yan, no? Ang mapatay tayo sa kamatay, mag-aabo nga hindi natin malalaman. Kung mapatay tayo sa sick, no? Sa sickness, no? Kung sa matanda na tayo, sobrang 100 o 120, mamatay tayo, no? O mamatay tayo sa aksidente, kag iba pa, kung anong sakit pa ang maibigay sa atin, no? Na ni Lord para nga kung urasan na sa gusto natin at sa hindi ay diyan tayo mamatay tayo, no? So, dito sa Hebrew 9:27 na gin ano na ni Lord na sa katauhan na nga mapatay, no? Nang mamatay makaisa lang, no? Kasi wala namang mabatay, bangon ka at mabatay ka uli. Hindi yan, no? Yan, no? Sa atin na ano dito, sa message natin dito, no? Na kag, tapos na ang paghukom, no? Mabatay ka na dyan, ha? Na may, kung sa Hall of Justice tayo, nang hatulan na tayo, no? Dyan ka na. No, diyan na tayo na mapatay tayo, punta tayo sa gate sa ng heaven at diyan St. Peter tingnan ang tuna book da kung may diyan na ang pangalan mo na napatay ka na at spirit ka na lang at kung anong performance mo. Ano ba ang mga ginawa mo dito sa earth? Ang ginawa mo ba ay para sa heaven o para sa hell? Kaya dyan ka husgahan. Kung ang ginawa mo ay para sa hell, sa hell ka ay destino. Kung sa heaven ka naka ano dyan sa performance mo, eh, sahipin ka, no? Yan. Oh, sa inyo, no? Kung mamatay ka, i-ano ka sa libingan, paano ka makaiwas mula sa libingan? Yan mo? Wala kang magawa kung mamatay ka. Ilibing ka, no? Kahit ang katawan natin pag hindi na mabalsama o ano na makuha na ang udur, no? Daw parehas na tayo ng mga aso, pusa na kung mamatay na hindi pag-ilibing ang baho ng amoy, no, na hindi natin makayanan. Kaya yan ang mangyari. Kailangan ilibing ang mapatay ka, no?
no? Kung nagkasala tayo, hindi tayo malapit sa Diyos, medyo hindi tayo makasalba, no? Sa kasalat ito, wala nang sana mabuting tao, no? Wala nang minsan isang makatanggap o kung makaano kaya sa agad, no? Kahit masamang tao tayo mo, kahit itong atong message, impyerno ito ya. Hindi ito yung mga mabuting taong nakatuon dito, no? Ang lahat ng mga tao, hindi na sila nakakilala sa God. Nakasala sila, wala na sila magawa. Wala na isang anin nila, hindi na sila makasalba na hindi mapunta sa impyerno, no? Pag nakita ang mga patay ng mga malaki at maliit na nakatayo sa in front of God o Jesus, nang ang mabuk, pag may mga tingnan na tayo, no, na kung saan ka pupunta ang muna, no, ang mga patay dyan na makupma ano sa impront sa kwan sa heaven, no? Tungod na nagkasala tayo, matanggap, no? Ang bayad kung siyang aton nga anang niya kamatayan bala. Nagkasala tayo, nakapatay tayo, kaya na ang spirit natin sa hell. Ang God maghukum, no? Ang lahat ng magkasala ng dyan na sa hell, no? Kung mapatay na ang tao, no? Na dyan na nakasulat dito na punta tayo sa hell, sa impyerno, ang tawag dyan, sa impyerno, no? Good, dyan dito tayo pupunta, no? Mamatay tayo doon, ang spirit natin doon pupunta sa hill, no? Na ang dapat natin ang mangyari kung doon ka na sa hill, no? Diyan ang tingnan natin dito sa message, no? Ang lugar nang walang ang masakit bala. Kaya ang walang katapusan sakit ang madama mo, kahit ang init ng apoy bala. Ang madama mo ang masakit, no? Masakit ang mga ang hindi mo maanuhan ang fire, no? Masakit sa spirit mo, no? Mga ganyan. Ang mga katawan mo ay may mga uod, no? Na saka naghirap ito kag ang fire, walang hindi siya bala katulad na kumag may charcoal kita yun, no? Uling sa amin pagka nang siya daw, wala na siya, no? Pero ang sa bilang wala na siyang fire, no? Kaya urat ng charcoal natin na di ang sa impyerno o sa hill,
Wala. Wala siyang katapusan. Hindi siya mamamatay ang fight. Sige, sige na yan. Wala na tayong, hindi na tayo siling mo. Stop, anay. Ang fire kay maano ako, mapahangin anay muna para makuha ang sakit ng fire. Pero wala na, hindi ka na mabigyan ng gusto mo. Sige, sige ka na lang. Ang pagdama mo ng sakit ng fire sa katawan, sa espiritu mo, no? Diyan na ang umpisa ng pagpinitensya mo, no? Sa init ng sa kwan, ang init ng fire, parang hindi mo sana makayanan. Pero yan na ang doon na kaya na destino na dahil sa kasalanan mo, kaya kailangan parusahan ka sa ng kurti. O may kurti man ang heaven. Diyan ang hatol sa iyo, sa'yo ka napunta, no? Kaya niwaningan ka, ginlikturan ka na ganitong gawin mo para makapahibin ka. Alam mo na may spiritual ka na kung magpahibin ka. Hindi mo naman pinapansin. Ikaw ang ikaw na ya ang magpinitensya dan sa impyerno na yang kaya hindi na tayo makasalba sa impyerno. Kaya ang gawin natin, anong gawin natin na huwag tayong mapunta dyan, kaya na nalagay dito na wala na tayong hindi na kwan ang ating spirit doon, hindi na masakit, masaktan, no? Kaya ang fire, hindi na yan napatay, no? Alain sa atin dito na kung tapos yung naluto, ipatayin mo na. Anuhan mo na ng water para ang fire nang makuha na sa charcoal, no? Maano na, kaya yan na kailangan natin na huwag tayong mapunta sa impyerno. Yan ang ating gawin, ang ginawa natin sa atin papunta sa impyerno. Kung ano ang requirements doon ay ating gawin. Ang hindi dapat natin gawin ay na ang pahil tayo ay huwag na natin gawin. Kaya doon ang nalagay dito sa message na wala na katapusan na sakit ang maramdaman mo kung doon ka nasahil. Wala na yung ng intermission. Ang intermission bala. Kung malantaw ka na, show the end. Di ko naman music lanay. At the song ng next naman ang umpisa ng sine, no? Ng show. Kung manood ka ng sine, no? Yan man ang sa impyerno. Yan ang nang hindi ka mabigyan ng bigyan mag kwan pa kay Lord Jesus, nabigyan ka lang one hour na mapatay lang ang fire para makapahinga ka man. Pero wala na, hindi na pwede. Kaya ganyan, yan na ang sentensya sa iyo. Hatol sa iyo siya, siyadong sa kay St. Peter to. Kaya wala ka ng kalbasyon. Kaya ang ating gawin yan, magbalik tayo sa kay Lord.
Mamuna lang na ang gawin natin para makasalba tayo, no? Di, alam nyo naman, pang hindi naman silinga magbigay ka ng pera sa ibang tao. Saan sa gawa mo lang, sa tulong mo lang sa mga requirements yan, huwag mong nakaw. Madali lang yan. Maghanap ka ng kabuhayan na mabuti. Kung ka marunong ka mag-drive, tricycle, tricycle card, okay ka na. Everyday, maibili ka na ng kanin mo at maisda para makain mo. Kaya gawin mo sa malinis na paraan ang buhay mo para hindi ka makapunta sa impyerno kay dito. Nakasaad na walang katapusan ang sakit. Sakit ng espiritu at ng kwan mo. Kung sa may katawan ka pa, yung heart at achipan mo. Ang naramdaman mo hanggang kailan. Kaya hindi ka na mamamatay, kaysa ka lang mamamatay mo. Spirit ka na. Kaya yan ang ating gawin para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya ang hirap pala kung doon ka na. At hindi ka na makapagbagong buhay. Kaya ang destination mo ay dyan ka na sa hili. Kaya ang ma-advise ko na lang sa inyo, kaya dito sa Mill, maliit mo lang ang message ang nalagay dito. Kaya yan ang ating tandaan. Na huwag tayong magpabaya sa ating sarili. Huwag natin pabayaan na mapunta tayo sa hill. Sari, dito pa lang tayo sa earth, bagong buhay na. Gawin na ang lahat na mabuting gawain para na makapunta tayo sa heaven. Kung dyan, happiness ang matamo mo, no? Kung dyan ka, kaiti, nagsabi mo si Lord Jesus na prepare ni Father in heaven na mayroon tayong isa-isa, mayroon tayong room. Yan. No? Di ba enjoy natin o mabir natin ang atin na prepare para sa atin kung hindi na tayo, na maabot ng time-time, hindi na tayo pwede dito sa earth. No? Kung sa event tayo, mayroon na tayo doon bahay para sa atin. Kaya, ang ganyan na lang gawin natin. Magawa na lang tayo ng buti. Ang solusyon natin dyan, dyan man lang sa Ten Commandments at sa Seven Senses, no? Dyan lang, parang kung makagawa ka ng hindi nababagay dyan, mo bala struggle na makuad mo na, may erase mo na, may eliminate mo na yan sa buhay mo. Kaya mga kaibigan, ha? Huwag gumawa ng masama kay dito sa infierno na wala na magandang mo na ito pangalan sa infierno, no? Nang wala na, hindi ka na ng masarap na buhay kung sa impyerno ka na. Kaya, tandaan nyo, ha? Huwag magpabaya sa buhay natin para huwag tayong mapunta sa impyerno. Yeah? Okay ba kinyo? Ha? Alam nyo naman ang patakaran natin na para makapahibin. Kaya ayan ang gawin natin. Kung ang ginagawa nyo sa ngayon, ang direksyon ninyo sa impyerno, at kayo, na huwag kayong tumuloy.
Ano rin kayo sa ibang daan papunta sa Ibin? Then, sundin nyo lang ang patakaran para makapasok kayo, no? Parehas tayo sa ibang nasyon na hindi tayo agad makapasok dyan kung hindi natin makumpleto ang mga requirements. Ganyan din ang ating gawin para makapasok tayo sa Ibin. Ha? Kaya narito na ang sabi na masakit pala. Walang katapusan na sakit ng espiritu mo. O kung nang isip at heart mo kung may dyan pa. Yan. Kaya mga kaibigan, kayo na bahala ha kung anong gawin nyo dyan. Kaya na-espiritu na kayo na walang kasiyahan at walang maano na buhay sa impyerno. Nang luxury ka bala dito eh kung mainit, ma-aircon ka. Kung maginaw, may ano ka nang painit, dito doon sa heaven niya, wala na. Nang kuha na lang fire ka na lang hanggang kailan kaya hindi na wala na yang tansang mapatawag ka ni Jesus. Diyan ka na lang. Di, sa ngayon may tansa ka pa, kaya ari ka pa sa earth. At ang gawin mo ay magbagong buhay. Kaya mga friend ha. Diyan lang ating message. Thank you sa inyong lahat.